Welcome back to my channel, guys. Monotology 101, si Mona dito sa New York. Nandito kami sa Pat Dolan Trail ni Steve and exploring the wild. So, hello, kumusta po kayo? And habang naglalakad po ako, maiba naman yung venue ko, ano. I want to show the different scenario naman here in New York. Ano, akala nyo puro city lang dito. But look, there are some people who are camping. I'll show you guys. So where are the people here? Are they sleeping? No, this is not new. This is not new. We've been here for quite some times. Like, so guys, you saw that area. Oh, there's another pathway here, Steven. They're going to the area. So I've been there in that area one time, and I was like thinking, I said, if you have a kawil, you know kawil, the fishing rod that we used when we went fishing, we can fish over there, and it's free. You don't need to pay for $80 just to have look at this, my eyes. Alright. So guys, gusto ko lang i-vlog yung balita ng kaibigan ko nung isang araw. Ay bali, actually kagabi lang pala. May namatay, sorry no. Condolence sa pamilya. May namatay na isang DDS BBM hardcore. So, itong hardcore na BBM DDS na to, kaibigan ng tiyahin ng best friend ko. So, kaya kami medyo nagulat kasi parang kailan lang na nakikipag-away sa itong BBM DDS na to sa social media, no? Inaaway kami. Inaaway niya yung tiyahin ng pinsang ko ng BFF ko. Di syempre, nag-react yung BFF ko kasi bastos yung dating niya. Parang walang respeto kasi alam nyo, ano sila yung mag-best friend sila. Matagal na sila na magkakaibigan. And, hey, what are you doing? I'm vlogging here. I don't vlog about you. Good thing I am not on live. In live, you know, he thinks I was vlogging about him. He's stupid. Oh, he cannot mess up with me. I have a scissor here. Just be careful with that guy. He's a little crazy. He thinks I was blogging about him. So where am I? Sorry. So what happened is namatay yung babae. I don't know kung ano kinamatay, baka heart attack kasi alam niyo na ako lagi kang galit na galit sa social media, inaaway mo yung mga nagbibigay ng opinion. Yung mga tao nagbibigay ng opinion. Yung nagbibigay ng mga opinion, inaaway mo bawat isa, lagi kang galit na galit, you know, ayaw mo magpatalo, eh talaga mamamatay ka ng maaga. And I feel sorry about her kasi you know, bata pa rin siya, no? And she deserves to live. Everyone deserves to live kahit na hindi naman komo magkakalaban tayo sa politika, eh we will be happy na maging masama yung nangyayari sa tao. So yun ang problema. And na-interrupt ako dun sa lalaki na yun na si Raulo na sinusundan si Steve. Tapos ngayon akala niya eh binablog ko siya. So I'm sorry about that. Anyway, kaya naisip ko lang na tayo mga tao dapat ayusin natin yung sarili natin.
kung talagang tayo maka-Diyos, magdasal tayo, humingi tayo ng awa sa Panginoon Diyos na bigyan tayo ng wisdom, no? Kasi kung minsan ang Diyos lang talaga nagbibigay sa atin ng wisyo, ano, para malaman natin ng totoo o hindi. So yun yun. So nakakalungkot yung nangyari sa kanya kasi hindi natin gusto na mapariwara yung mga tao, you know, like hindi tayo kagaya nila na nasasabi na oh nakakarma, hindi tayo ganyan, no, dahil we are different from them. Ikalat natin yung pag-ibig kaysa sa galit or hatred, no? So yun ang nakakalungkot na yung ibang tao hindi nila nare-realize yun. So doon sa pamilya nung yumao na to, hindi ko nababanggitin ang pangalan, condolence and may she rest in peace, dahil awa-nawa siya ng Panginoon, you know. Hindi naman ko mo yun yung politics niya, eh napakasama niya yung tao. Naligaw lang din siguro siya ng paniniwala sa dami ng mga fake news. Ano? Ang daming fake news eh. Kaya yung mga tao hilong-hilo na sa mga nangyayari kung ano ba ang tama o mali. Hindi na nila alam kung ano to katotohanan. Kasi nga, they just rely on YouTube, in Facebook, you know. And siniraan ng mga fake bloggers yung mga talagang mga media na journalist na kesyo niloloko sila at sila pa yung fake news. So ewan ko bakit ganyan na nangyari sa Pilipinas. And I hope na mabago pa to and let's hold together na and be firm doon sa stand natin. Dahil importante yon na malaman ng mga kababayan natin ang katotohanan. So they made some changes. They improved the pathway probably because they know that a lot of New Yorkers are trekking now here. And yeah, during summer, it's really beautiful to come over here and explore the wild. You know, when you're living in the city, it's really this exhausted. The noise and the pollution, it's polluted. It's here when you're here, you feel like you're free. It's like you are in another world and you're not in New York City. So actually, we don't call New York City Queens, it's a borough, but it's still a city. So look at that, isn't it amazing? This is my favorite spot here, one of my favorite spots, so because it's like a mini river, mini lake. And once in a while, I'm seeing some ducks here. I don't know if they have ducks today, you know. It's right there. I love it. It's my favorite spot, and that's the bridge over there. So that's my husband, Steve Cooker. Hello, Mr. Cooker. Hello, Mr. Cooker. How are you? Can you say something about this small paradise here nearby? No people here, so it's good. Alright. Okay, let's explore. So guys, I found what I'm looking. So there is one plant over here and right there, it looked like they got it. This new thistle that I'm always harvesting every summer. Yeah. And hopefully this fall there will be more, and I will look around more. I always wanted to have this for during summer, so for the whole year I will have a supply, and it's very expensive in the market. So I have a blog about this. You can find it in my video, maybe maybe 2 years ago, I made a nice video. Alright guys. So guys, I found the lake. So, this is a hidden place.
I'm thinking about buying a fishing rod. I think it's good to fish over here. Look, guys. Isn't it beautiful? We have a little lake here. I wish to have a house here. It's so nice, Steven. So guys, thank you so much for watching. Si Mona dito sa New York. Nandito kami sa Pat Dolan Trail. Steven, I found another herb. Hold on. See you in my next video, guys. Alright, bye-bye.